The second word from the Holy Gospel according to Luke. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." Hindi nga ba ikaw si Jesus? Ikaw yung magliligtas, di ba? Iligtas mo naman kami. Isama mo naman. Yun yung sinabi nung isang thief daw, yung isang magnanakaw. Nasabi natin ang pangalan, si Hestas. Yung isa raw, si Dimas. Ang ganda ng salabi niya, di ba? Hindi naman talaga masama eh. Hindi masama na talagang hihingi ka ng tulong. Hindi yun masama eh. Lahat tayo ginagawa yun eh. Yung hihingi ka ng tulong kasi alam mong wala ka na magagawa eh. Yun. Ang narinig tuon kay Dismas. Kay Hestas pala. Yun yung isang panaghoy ng isang taong humihingi ng tulong kasi wala nang magawa. Humihingi ng awa kasi wala nga nagbibigay ng pansin man lang. Tapos sinabi ni Dismas, "Pwede ba kaunti mo ng peace, panatag muna. Tayo, nandito tayo kasi talaga namang nararapat sa atin eh. Pero ito siya, hindi. Hindi." Ibang, ang gandang isipin talaga no, na talagang, meron talagang isang nagtanggol kay Jesus noong nasa krus. Ibang, kahit na nga sa kabila ng naghihirap din, pwede pa rin ipagtanggol si Jesus. Na kahit nga tayo, bawat isa sa atin nahihirapan, pwede pa rin eh. Kahit may sakit tayo, kahit hindi tayo pinapansin, pwede pa rin nating ipagtanggol si Jesus. Pwede pa rin nating ipadama na, "Jesus, pareho tayo ng kalagayan, pero kasama mo ako, ipagtatanggol kita. Kasi alam ko, nakikita ko sa mamukha mo kahit naghihirap, nandiyan dyan yung Diyos, nandiyan yung nagmamahal sa akin." Maraming mga experiences na ganyan. Tapos nga ang sinabi dito ni Jesus, "Katotohanan, ito yung katotohanang sinasabi ko sa iyo. Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso." Ang ganda ng pangako, ano? Ang ganda ng pangako. Walang sino mang pinangakauan ni Jesus ng ganyan. Siya lang. Magnanakaw pa. Ibang, hindi gagawa ng maganda, pero nakita ni Jesus, nandito sa taong ito, ang tunay, masasabi natin na tagasunod ng Diyos. Siguro yun yung tawag na nasa harapan ni Jesus, yung katulad din yung ngayon, kumukutya, nang bubuli, inaapi yung mga
pag hindi may nakikitang hindi maganda, ayan. Lahat tayo yun eh. Pero mayroong isa dito, no? Katabi ni Jesus. Ang sabi niya, may nakita siya si Jesus eh. Ibang, sa akin, ang ganda-ganda ng feeling na parang may nakita siya kay Jesus na talagang kakaiba. Na kahit naghihirap, makikita mo na mayroong kakaiba dito eh. Nadama ni Dismas. Yung good thief kung tawagin. Kaya yung pangako ni Jesus at nakita rin ni Jesus yun sa kanya. Ang sabi niya dito, katotohanan. Ibig sabihin, hindi talaga ito false. Correct ito. Hindi ito mali. Tama ito. Katotohanan. Sinasabi ko sa iyo. Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ang ganda. Ang gandang isipin na even in this moment, yung magiging escort talaga ni Jesus papunta ng paradise, eh isang magnanakaw. Ang gandang isipin, ano? Na para talagang tayo, bawat isa sa atin tinatawag na, pwede pala ako. Hindi pala dapat nakakuha ko ng maraming degree, PhD, MA, ano pa ba? Mga postgraduate, para makasama ko si Jesus. Simbang, kahit ako, ay kung anong trabaho, kahit anong trabaho ko, kahit na makasalanan ako, pwede pala. At yun nga. Maraming mga experiences na ganito, lalo na yung sa mga overseas, mga Pilipinos, ayun. Almost 23 years akong wala sa bansa, sa Australia at saka doon sa Italy. Pero yung mga migrants, kung paano nga nagtatrabaho sila doon para sa pamilya lagi. Pero oftentimes, ang minsan masakit, yung sinasabi lang nila sa amin, Father, bakit ganun ano? Naghihirap kami dito, tapos yung palang perang pinapadala namin, ibinibili lang ng kung ano. Bakit ganun, Father? Bakit ganon? Yun yung mga katanungan minsan na hindi namin masagot bilang mga pare. Tapos meron pang isang maganda sa mga Pilipino din sa overseas. Yung bang maraming organisasyon, religious organization, tayong number one sa Italy lalo na, may 52 groups. Rome lang yon. Every Sunday, nag-gather yan. Nag-gather yan lahat. Tapos very unique, pagka imi-meet sila ng talagang chaplain, tumutulong lang kasi kami dun sa chaplain, ang nangyayari, ang laging sinasabi ng chaplain, mga father, sabi niyang ganyan, ang ganda dito sa dito sa Italy, ano, for example, ang dami-daming grupo religiously, mga Pilipino, talagang number one, gustong-gusto nga. Pero sabi niya, Father, tingnan mo, pero pag nagmi-meeting, pupunta lahat ng mga officers nila, pero Father, sabi niya, ang talagang experience namin dito is, kapag ka yung isang member ng grupong yon, hindi na elect na president o kaya secretary o treasurer. Father, magkakahinanakit na yan. Magkakahinanakit na yan. Tapos magagalit, hindi na a-attend ng meeting kasi hindi raw siya mahal ng mga kagrupo nila. Tapos alam niyo yung mangyayari afterwards? Sabi ng pare, Father, you know what is sad about all these things? Yung isang taong yon, lalabas na lang ng grupo tapos magtatayo na lang ng grupo niya. Kaya sabi niya, Brother, dito talaga, the Filipinos, talagang parang laging ipinagbubuntis, ang daling magbuntis ng mga grupo dito, Father, religiously. They are always pregnant with groups. Sana hindi ganun eh. Yung bang, yung tawag dito kanina nung magnanakaw is not to think about himself, but to think about this other person na si Jesus Christ who needs His help. Who needs His help. At yun siya sana yung maganda eh. When Jesus Christ said, okay, makakasama kita sa paraiso. Sinasabi ni Jesus dito is, nadama ko. Parang, yun nga, nadama ko na isinasabuhay mo talaga kung ano yung maging Kristiyano, yung tagasunod ng Diyos. Yun ang parang sinasabi ni Jesus eh. And for that, sinabi niya pa, makakasama kita dito sa paraiso. Ang gandang isipin din yung word na kita. Yan, yung kita. Sa ating mga Pilipino, three meanings, yung kita, K-I-T-A. Una, kita, nakita. Ito, nakita yan nung magnanakaw, di ba? Nakita niya si Jesus, ito. Pareho niya, inaapi, pinako sa krus. Pareho niya, nakita. Something lang talaga. Nakita na you share in the suffering of others. He is a person who share in the sufferings of others. Anong second meaning?
Second meaning is yung kita ulit. Kita. Ano ibig sabihin ng kita? Earning. Di ba earning? Yung sweldo mo, yung binibigay sa inyo, premium nyo, kita. Na for me, very, very strong again kasi in reality, it is a challenge for us. Yung bang ating knowledge of Jesus, kumikita. Kumikita, which means, does it help us become more a person? Tinutulungan ba niya tayo nung pagkilala natin kay Jesus? Tinutulungan ba tayo nito na maging mas mabait o kaya maging mas maalalahanin sa iba? Paunahin muna yung iba sa pagsakay ng jeep. Pumara sa tama. Bumaba sa tama. Hindi magalit sa jeep. Sasabihin mo, ay, kanina pa ako pumapara. Bakit hindi mo ako pinara? Tapos sasabihin ng jeep, eh kasi po ma'am, itatabi ko po sana muna. Ay, hindi! Doon ako pumara, eh, dapat doon. Kalimitan, mga Pilipino, hindi makapag-intay. Pero I would say, hindi yan yung reward ng pagiging Kristiyano na ipinapakita natin kay Jesus. Very simple yon, pero it reflects on our own attitudes. Tapos, yung next, yung kita, tapos meron namang isa ulit. Sige, meron ng nakita. Yung kita, 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 tapos yung isa, eh yung kita. Ano ibig sabihin ng kita? Hindi ako, hindi ikaw, tayo. Yung bang kita. Yung bang in our belief, in religious life, in our belief, din sa ating mga buhay Kristiyano sa pamilya, yung bang we are together. We are together. Yung pag may nakikita sana tayo na hindi na maganda, na inaasal ng isa, kunyari family members, edi sana naman ikinokorek na natin. Katulad ng ginawa ng good thief, ikinorek na niya eh. Ikinorek na niya. Sabi niya, hoy, itong napako ditong kasama natin, ano rin ito, mabait ito. So that for me is a realization talaga. Yan yung mga paradise experiences. Yan, masasabi natin. Being with Jesus is a paradise experience. Kasama natin si Jesus eh. Kasama natin. And it is something that is for us very, very strong. Yung paraiso na sinasabi ni Jesus is being able to feel ang ganda ng pakiramdam pag kami natulungan ka. Ang ganda ng pakiramdam pag kami natutulungan ka. It is something na bawat isa sa atin are asked to do. Itong mga last days na to, nandun kasi yung tatay ko doon sa seminaryo noon. Ito, before siya pumunta ng Japan, doon kasi nakatira. Pero, kakatuwa yung tatay ko eh. 84 years old na siya. Tapos kasi medyo inaalalayan namin, nabagsak kasi, so hindi makalakad ng maganda. Tapos lagi nga, inaalalayan. Tapos yun, pinapakain din doon, inuupo. Tapos yung isang ano lang, nasabi lang sa akin ng tatay ko. Simple yung tatay ko eh. Sabi niya, Bong, sabi niya ganyan, pwede ba dagdagan mo ng konti yung kanin ko mamaya, ha? Kasi parang pumapayat na yata ako eh. Gusto ko rin yata yung kanin. Yun ba, for me, it was a simple. It was a simple and gentle reminder na for me, it's an experience na bawat isa sa atin may mga ganun tayong naririnig eh. Bawat isa sa atin may ganun naririnig. Tapos isa pa yung isang maganda na narinig ko sa kanya, pag iniihiga mo kasi yan, eh ihihiga mong ganyan, tapos kailangan iuunat mo pang ganun para talaga yung sabed niya ganun. Tapos, ito yung, yun yung mga gigising ka ng alauna, alas dos, alas tres, kasi tatayo yung tatay ko, pupunta sa banyo. Tapos alam nyo, ilalagay ko siyang ganyan, tapos lalagyan mo ng kumot. Tapos you know, yung sa akin, napakaganda. Eh yung thing na afterwards ang sasabihin niya ng tatay ko, thank you ha. Ang ganda. Hindi ko alam kung na-experience yun na. Ang ganda nung feeling. Ang ganda-ganda talaga. Which I could never replace with anything else. I believe yun yung sinabi ni Jesus dito dun sa thief. Yung sinabi niya sa paraiso, it's one way of saying, thank you ha. Makakahiga na ako ng maganda. Makakatulog na ako ng mahimbing. Kinukumutan mo ako. Ang ganda. And it's one, I think, that each of us could have an idea of. At yun talaga na nakagagawa natin sa pamamagitan ng ating pagtingin lang sa pangangailangan ng mga
nandito sa kalapit natin. Yung challenge sa atin, syempre, ay yung alalahaning ito. Nadama niyo na ba na nag-thank you sa inyo si Jesus? Ito lang, ito, yung kanyang, ano kasi, it's one way of saying, reminding us, Jesus also wants to thank us. Nadama niyo na ba? Nadama na ba natin? Or are we too busy doing other things? Hindi natin alam. So siguro ito, mananalangin tayo. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na nasa krus, kasama ka namin sa araw na ito. Katulad mo, naghihirap din kami. Hindi namin alam minsan kung anong gagawin. Hindi namin alam kung saan pupunta. Pero ang alam lang namin, kalimitan, nandiyan ka rin, Panginoon eh. Sana, Panginoon, ipakita din namin sa iyo yung mahal ka namin na madadama. Na sa aming mga simple ways of doing things, madama mo. Madama sana namin, Panginoon, yung salamat na magmumula sa mga labi mo na naririnig namin sa pamamagitan rin naman ng iba. Ibang damang yun. Sana, Panginoon, madama namin ito na sinasamahan mo kami sa hirap at ginhawa. Sinasamahan mo kami sa mga bighati, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati din namin sa aming mga trabaho. Salamat po, Panginoon, na nandito ka. Salamat po sa mga paraisong ipinadadamo mo sa amin. Yung ngiti ng aming mga kasama sa bahay, yung mga pagbati ng iba sa trabaho namin, yung mga nagpapaupo po sa amin sa jeep, yung mga karamdaman po na iyon namang ipinapasan din. Tulungan mo po pa kami, Panginoon. At muli po, Panginoon, salamat, nandiyan ka. Pwede mo tugon sa pananawagan.